Kapatiran para panyamoy wala natin Founder Jose Pagpon Jose Chua. Okay, ito natin. Upo na kayo dito mga brad. Sige na. Sabayan nyo sa ating founder. Mag-official, dito tayo sa loob. Okay. Bago tayo magsimula, no? Hinihiling ko muna ang ating panalangin sa bawat isa para bigyan tayo ng magandang panahon ng ating Panginoon. So lahat po tayo ginuko at ating team manalangin. Papaunahan po tayo ng ating sis na sektari ng ating kausin, sis Marilyn. Ang lahat po ay yung ginuko ang ating team. Ang ating Father, the Son, the Holy Spirit, amen. As we gather together, we praise for you for this day and your purpose for it. We set our agenda as we sit in your presence day to two or more gather in your name. You are here. We celebrate our intention and refuse our heart. Your will for our lives does not always reflect our plans. Can stand perfect by guiding Alpha Kappa Rho International Humanitarian Services Fraternity and Sorority Organization to fulfill your will, help us to understand that we don't need full clarity to walk into the unique purpose you're innate in our lives. Lift our eyes to seek your first today, and always submitted in to lead to achieve, understand, and belong, keep our perfect thing to see. You peace above all else, in every situation we ponder in our daily lives. Let the Holy Spirit translate your command. Give renewed strength and good courage to obey. You without questioning forgive us, striving beyond our means, worrying and forcing resolve. As we seek you more than anything else, in Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Okay, makakapula po tayo, mga kapatid. Yan. So, magandang hapon po ulit sa inyo lahat. Sinabi ko nga sa inyo kanina, itong araw na ito yung araw na tinalaga para sa akin. No? Bakit kamo? Ito yung araw na usahan muli tayong magbubuklod ng panibagong opisyalis na konseho. No? Ako natutuwa dahil naman sa muli pagsigla ng Mandaluyong Council, talaga namang naramdaman namin yung bawat chapter na isa no? Na nagbalik loob muli sa ating konseho. Muli po, no? Panawagan sa lahat ng ating mga kapatid. No? Ngayon pala, binabati ko na kayo ng isang congratulations, no? Dahil hindi lang kami bilang opisyalis, kayo rin bilang mga ka-chapter ng konseho ay patunay na kayo nakisa. No? At nagpupulot-pulot tayo na muli mabuo ang tatawag natin solido konseho ng Mandaluyo. Gusto ko lang mga pati yung ating kapanoon ngayon. Siyempre, ang ating buting chairman ng Chairman Joey na ito City, okay. Chairman Joey? Yun. Ba't? Kasi nun si Eldon, chairman ng San Juan. Wala pa. Sumunod, yung chairman ng Nova Taguig, Manlon Betran. Wala pa.
LGS bawa kaki Brad Juliet at Japan. Japan, ajan ba? Wala pa rin. So ito si officer, OTK ng Brad Noel Kapatpat ng Pangasinan. Ito lang yun, Brad. Tanong mo kay Colette, di ko alam. Ano itong event? Si Chairman Ibos, ano ba? OTK na or election? OTK. This is Melanie Rojas. Wala pa rin. Jojo Rojas, wala pa rin. BGS na susun. BGS na susun. BGS, wala pa rin. Joseph, wala pa rin. Si Brad Joel Miguel Lopez. Ayan, Brad. Huwag it sa'yo, Brad. Ate Boris, wala pa rin. Sige. Laka ba lang ulit? Laka ba lang, Chairman? Yung Chairman lang, ano? Si Argis. Si Colette, no? Romeo Celino, 100 ang blood. Kaya na. Ikaw ang puno ka bala. So, yun lang po. Nais ko po sana ng ano, no? Ngayon, ipakalam sa inyo na ngayon yung araw na usahan tayo ay formal na manunumpa sa National Council sa pamumuno po ng ating ama. Talaga namang pinaguyod tayo magmula noon hanggang ngayon. At talagang very honored po sa atin na mabait tayo na laging isang ama ng ating kapatirang minamahal, ang Alpagaparo. Kaya po ang lahat po ng ating opisyal na tawagan ko sa harapan dito upang formal po tayong pangunahan sa panunumpa ng ating bisitang punta na ngayon na walang iba kung dahil ating ama na si Founder Boy Chua. Ang opisyal po. Okay, yan is natin maayos, no? Love you. Okay, taas sa ating kamay. Alam ko, bye. Good. Hello, hello. Kapatirang Alpagaparo, Andaluyong Township, panunumpa sa katungkulan. Ako, pangitin yung pangalan. Kaya na, marami kayo. No? Jay Mabuti. Sabay-sabay. Bilang sabihin ng posisyon, Chairman ng Alpagaparo Council. Nang 19 nanunumpa. At 19 nanunumpa. Natuto pa rin. Natuto pa rin. Kon. Kapain ko. Nang buong buhat, buong husay. Buong husay. At karapatan. Nakatapatan. Sa abot ng aking kakayanan. Sa abot ng aking kakayanan. Ang mga tungkulin. Ang mga tungkulin. Ng aking kasalukuyang natungkulan. Ng aking itataguyod at pagtatanggol ang saligang batas. At saligang batas na tunay na manalig at tatalima ako dito. At tatalima ako dito. Na susundin ko ang mga batas. Okay.
kautusan legal. Kautusan legal. At sa mga at pusa kong pabalikati. Pabalikati. Ang pananagutan. Pananagutan. Ito. Ito. Nang walang anumang pansubali. Pansubali. O hangaring. O hangaring. Umiwas. Umiwas. Kasinawa ako ng Diyos. Kasinawa ako ng Diyos. Congratulations sa inyo. Maraming maraming salamat po, Pate. Yun, maraming maraming po salamat, mga kapatid. Mamaya, bago umalis si Founder Boy, bibigyan ko kayo ng floor, may chapter, okay lang po, Founder, na kasi malaking privilege sa amin dito, sa Mandaluyong, ang babae niyo po. Kaya, nasamantalayin na po namin mamaya, bago ko kayo lumisan, o umalis, bawat chapter po, magkakaroon kami ng photo na kasama po kayo. Yun po ang pangako sa kanila, at nasa ganoon, mayroon po kami may ibang souvenir kung galing mo sa inyo. So alam mo naman po, no, kanina nyo pa ang inihintay na marinig, no, ang pagbatik at pinsahin ng ang ama, nag-iisa natin kapatiran at pagkaparo. So hindi ko lang pala nagalin, baka umulan pa tayo, abot na ng ulan. Walang iba, palapakan po natin at isang malakas ng long live at pagkaparo kay Pangel! Kay Pangel Boy Chua! Jepang, nolong apa kamu? Hello. Ako ay natutuwa na ang panalig nyo ay sa tunay na pamahalaan. At magsisikwentahan ayos na tayo. At dapat lahat tayo nagkakaisa. Ganun pa man yung bugat ng tinayo namin ng Alpha Kappa Rho. Walang isa sa amin bumihis ng landas at lahat kami sumusunod sa isang utos lamang. Ang doktrina ginawa ni Brado, Señor Juancho Silera para makaisa tayong lahat at tandaan natin ito, pag nananig tayo dito, hindi tayo makakamatakot. Ganun pa man, ang tunay na akro, isa ang sinusunod, hindi bumihis at hindi nagawa ng sariling interest. Pero pa man, ako, naniniwala ako, ang kapatiran natin ay malakas at nagkakaisa. At tandaan nyo, huwag kayo nakikinig sa paninira. Dahil once na nanira, tandaan nyo, may interest yan. Tandaan nyo, para simitan ka ang isang tao, sisiraan niya yan nasa taas. Dahil yan, hindi nawawala sa kulto ng Pilipino na nakikinig tayo muna sa chismis bago ang katotohanan. Pero ako nandito pwede kayo magtanong at ano ang sasagutin ko. Ngayon, handa ako sumagot sa inyong mga katanungan. Meron bang magtatanong? Salamat, Chairman, kasi yung nangyayari sa amin sa Cebu,
Nahati po kasi kami, Cebu Supreme at saka Cebu, Cebu Grand Council. So ngayon po, ang nangyayari po, kaya po sa amin, yung isla po namin, tatlong lungsod yun, kami po yung tumatag, kami po yung talagang nipag-gera doon, talagang makaguyod yung tatlong lungsod na yun. Tapos ngayon, nung nagawa na yung council namin, bigla naman po itong nangyari po yung hatian. Ngayon po, dalawa po yung lungsod sa amin yung nagkaisa para sa CS, Cebu Supreme. Tapos isa po yung lungsod na nabilong po sa CGC, which is doon po ako nabilong. Pero para sa akin po kasi, ngayon po, nangyayari, nagkakagulo po, bawat mga membro, tapos nagpalabas ng memo yung CSC, sinasabi nila, nagpalabas ng memo yung CGC na dapat daw hindi kami makipaghalubilo doon sa CSC. Tapos yung kabila naman, nasasabi, dapat hindi makahalubilo doon sa CGC. Hindi po namin alam yung gagawin namin. Halimbawa po sa akin, since 2008, sumurpay po ako, pioneering. Ngayon po, isa po ako sa mga graduate, sima na po ako ngayon, isa po ako sa nagiging financial na support po sa council namin, tsaka sa chapter ko po. Ang para sa akin kasi masakit tingnan sa mga kapat na nagkakagulo. Naubusan kami ng kaaway, pero ngayon kami na mismo yung nag-aaway. So, ina-advise ko naman po sila na sana hindi naman lang tayo dapat, katulad ng sinabi ni Brad, na dapat neutral lang, pero hindi ko po kasi mapigilan yung mga organizer. Sana po ma-advisean niyo po kami. Kasi ngayon, naka-video po. Yan, tanong mo nga, napakagaling sagutin. Saan ba ang pamahalaan? CGC? O sa CSC? Sa Supreme Cebu Council o sa Grand Council? Saan ba ang National Council dyan? Anong sinusunod nila? So ngayon po, sa amin po kasi, halimbawa sa amin, sa lungsod po namin, na tayo po yung CSC, which is kami na... Teko lang, CSC, sino sinusunod nila? National po. National po, national. Pasa ka dapat yung sumunod? Yun nga po ang nangyayari. Magka-mag-ano kasi nga, iisa pa narin natin, lumpa. Hindi na tatatag ang alpaka, pero kung dumalawa ang ano, iisa buhat nun, ako pa rin. Si Jun Pasaporte, tinulungan ako malunyan. Yung tumigil, hindi naman tumigil, kaya lang yung nagtrabaho ko after yung sa UST, pinangako sa akin dito yung Pasaporte, founder. Yung tinatag nyo, itutuloy ko. Walang iba. Saan ang mulat ng mga mata nyo? Saan kayo? Saan? Sa bagong pamahalaan o sa luma? Sa luma. Which is the National Council. Isa yun lang naman eh. Manalig kayo roon. Wala nang iba. Burahinan nyo yung mga nagtatag ng ibang council. Dahil yan, may mga interes yan. Tandaan nyo. Papanadal ako sabihin, itinahin ka na pera-pera. Pero bakit? Ako hindi ako humigit po. Dahil yan ang bibintang na talaga eh, para maniwala kayo. Sisirahin tayo. Hindi ko inaano yan dahil yan, may mga interes yung mga yan. Maniwala kayo sa akin. Kung maniniwala kayo sa isang pamahalaan, doon lang tayo, makakaisa tayo. Yun lang dapat, yun ang advice ko. Sumama kayo sa National Council at isa lang ang nagpapatakbo ng alpaka. Lonely! Lonely!